Pagkahagis ng isang sibat na maaaring sumunod paglipad palabas. Ang pagkahagis ng isang lead ball ay nataman ang statwa. Itinatapon ng isang iron disc upang putulin ang braso ng rebulto. Ito ay isang kompetisyon sa Olimpiko na minsan lang sa isang buhay. At ang premyo para sa nagwagi ay pakasalan ng magandang mayamang prinsesa si Irina. Sa ngayon si Obelix na may malaking tiyan ay maghatid ng mga oso. Isang lalaki ang biglang dumaan sa kanya tulad ng hangin. Hoy, hindi ba ako sineseryoso nito? Pagkasabi niyon ay humabol na siya. Ang kaibigan na may balbas ni Asterix ay kumuha ng isang bote ng alak at humigop. Alam mula sa kanyang bibig aktibo siyang naghahanda para sa palarong Olimpiko. Kung siya ay nanalo, maaari siyang magpakasal sa mayamang pamilya. Pinakinggan ito ni Obelix at Bomb Antong hininga. Binigyan niya combo ito ng combo. Bumalik ang dalawa sa Nayon upang iulat ang balita. Ang pinuno ng Nayon ay mabilis na ipinatawag ang mga Nayon sa pagpupulong. Sa wakas ay nagpa siya na ipadala sina Obelix at Asterix. Sa kabilang banda, isang kontrabida na nagngangalang Brutus ay naghahanda rin para sa patimpalak. Nagpunta siya sa isang sikat na mangkukulam sa lugar na Dr. Mobus, upang matulungan siyang lumikha ng isang magic potion na nanalo sa kompetisyon. Gumawa pa siya ng gamot para sa ama at nilayo na patayin siya upang kunin ang posisyon. Kinuha ng hari ang gamot at itinapon sa leopard. Naisip ko na ito. Tulad ng inaasahan, biglang nanlaki ang mga mata at lumambat ang mga paa nito. Ang seremonya ng pagbubukas ng palarong Olimpiko ay nagsimula. Ang bruha ay gumawa ng Brian isang gay uma at agad niya itong ininom. Isang lalaki na orihinal na butot balat ay naging isang maskuladong lalaki sa isang iglap lang ng mata. Agad na anim na mga pakete ang lumago at kahit ang tainga niya ay mas malaki. Siya na ang magtapon ng sibat at pabayang at umutot. Ang singaw na ito ay naging high pressure steam din at itulak siya sa hangin. Pagguhit ng isang perpektong curve sa wakas ay sumugod sa lugar ng hari at tumamba. Sa kabilang banda, si Asterix ay humigop ng alak at nagbago agad. Hindi inaasahan, itinapon niya ang disc sa labas ng bukid. Napatulala ang lahat ng madla. Si Obelix ang bola ng tingga ay lumipad din palabas ng bukid. At sa gayon dalawa sa kanila, ang isa ay nag-champion at ang isa ay runner-up. Agad na nagalit si Brutus nang makita yun, inakusahan sila ng paggamit ng magic potion. Nang makita yun ng referee, inilabas nito ay posible na sabihin kung ang isang atleta ay gumagamit ng magic potion. At hinaypan pa ng beetle at lumipad palayo. Sa kabilang panig, kumuha si Brutus ng maraming ginto at sinuhulan ang iba pang tatlong mga referee. Si Brutus na may isang mukha pababa landing ay matagumpay na nanalo ng unang pwesto. Sumunod ay isang karera ng relay nang makuha niya ang huling stick ay dumiretso siya sa shortcut. Sinabi ng referee na ang nakamit na ito ay wasto. Agad na sumigaw ng malakas ang madla. Kahit ang hari ay hindi ito mapanood at idineklarang kanselahin ang lahat ng mga resulta ng kompetisyon. At ang huling kampiyon ng Olimpikong ito ay magpapas siya sa karera ng kotse bukas. Nagpadala si Brutus ng mga tao upang makuha ang tanyag na bruha ng goma. Pagkatapos ay pinilit siya ni Lovesix ang balita na gumawa ng isang uri ng magic potion na may dagdag na tinane. Brutus alang-alang sa pag-iwas sa inspeksyon. Ang tatlong referee ay kumain ng insekto. Kinabukasan, sunod-sunod na inilabas ang isang serye ng mga mamahaling karera ng kotse. Sa sandaling ito, lihim na kumuha si Brutus ng isang mahinahon na gayuma at agad na nasabik. Pagkatapos nagsimula ang paligsahan. Ang mga koponan ng Egypt ay gumawa lamang ng ilang mga hakbang at tumalon sa paligid. Si Brutus ay nahuli ngayon ang isang kaibigan mula sa ibang koponan pagkatapos ay pinaikot-ikot. Pagkatapos ay ipinadala siya sa paglipad sa koponan ng Pransya. Nagpatuloy ang paligsahan sa pangatlong pag-ikot. Ang koponan ng Aleman ay kailangang pumunta sa lugar ng pagpapanatili. Sinimula ng kapitan ang pagbibilang ng oras. Ang spray ng shower ay nagpalamig sa makina at ginamit ang isang tool upang mayangat ang kotse. Dalawang kahoy na gulong ang mabilis na nilagyan. Binuksan ng rehas ang sasakyang panglabanan ay sumugod palabas ng lugar ng pagpapanatili. Isang minuto lang ang proseso. Siya ay bumalik sa exam hall at kinuha ang bolt ni Brutus. Tumingin si prinsesa kay Brutus ngayon at nagalit. Napakayabang mo, tinapon niya ang tuwalya sa mukha niya. Ngunit hindi sinasadyang nahuli sa gulong. Ngayon si Brutus ay naglalaro rin hanggang sa wakas ginamit ang kanyang mukha bilang preno. Sa kabilang banda, ang kotse ni Lovesix ay hindi pa naging masama sa loob ng maraming taon. Isang gulong ang lumipad hinayla ni Obelix ang kotse ng koponan ng Espanya. Pagkatapos ay kinuha ni Asterix ang kotse papunta kay Lovesix. Brutus dito gupitin lang ang tuwalya. Agad niyang kinuha ang gamot para maiinom ang lahat ng mga kabayo. Nakita niya lang ang panginginig ng kabayo, maging ang hininga nito ay naging isang maliit na alam pillows. Sa wakas ay nanalo ng kampiyonato na dapat ay pag-aari ng Lovesix. Tumayo si Asterix at inakusahan si Brutus na uminom habang nagmamaneho.
Dapat siya suriin at agad na inutos ng hari na ilabas ang salagubang. Ngunit ngayon sila ay nasa tiyan ng tagapayo. Sinabi ni Asterix kay Brutus ang master bago gumawa ng mga magic potion. Ang pag-inom lamang ng gamot na iyon, ang asul ay magiging asul. Tulad ng inaasahan, matapos mailabas ni Brutus ang kanyang dila. Napakalinaw ng resulta lantaran si Lovesix ay naging kampyon sa Olimpiko. Nais kong bigkasan ng isang tula para sa kwentong ito. Kakaiba ang paligsahan na ito, hindi lahat ay maaaring lumahok. Kung magpraktis ka ng maayos, walang imposible.